Sabi ni ano, punta ka po sa hearing, doon mo patunayan sinabi mo. Ano kailangan kong patunayan sa sinasabi ko? Eh, doon sa hearing na nga mismo. Sa hearing na nga mismo sinabi, engot ka rin pala eh. Sa hearing na nga nila mismo sinabi na 39.7 million lang ang nagastos nila. And according to the GAA, 2024 GAA, okay, na makikita mo, ugok, ikaw ay isang citizen na hindi mo alam ang iyong tungkulin, tapos magagalit ka sa amin na alam namin ang aming tungkulin, eh, dapat sa'yo, eh, pumunta sa flyover at pag-isipan mo kung kailangan mo pang magpatuloy sa iyong buhay. Hello everyone! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po ang inyong favorite American colony traitor na si Sastrogando Sasod. Hi! Ito na naman po tayo sa ating usapang hindi mo pera yan, usapang pera ng taong bayan. Ayan. Pero bago ang lahat, hinihintay ko lamang po na lumabas ang inyong mga comment section, ang inyong mga comments. Magandang tanghali sa inyong lahat. Pag-usapan natin ang pera ng taong bayan. Okay? At kung paano tayo niloloko ng House of Representatives. Okay. So, i-share nyo po ito sa inyong mga fellow taxpayers para po magkaroon po sila ng kalinawan kung paano po ginagastos ang pera ng taong bayan ng House of Representatives at para rin po magkaroon kayo ng liwanag kung paano po dapat ginagastos ang pera ng taong bayan. Kasi mali po itong nangyayari ngayong sistema sa atin at ang karamihan naman po kasi sa atin ay hindi alam kung paano talaga ang tamang paggastos ng pera ng taong bayan. Kasi pera nyo po yan, pera ninyo pong pinaghirapan, kaya dapat alamin ninyo kung ano ang tama at kung ano ang mali sa paggastos ng pera ng taong bayan. So, i-share nyo po ito ngayon din at pag-usapan nyo ito sa inyong inuman, sa inyong hapagkainan, sa inyong pamilya at iba pa. Dahil kung mananatili ang ganitong sistema, wala po talagang patutunguhan ng ating bansa. Okay. At ayun na nga po. Sandali nga. Madilim ako. Ayan. So, kaya po dapat ito i-share. At yung mga vloggers po sa Facebook, vloggers sa TikTok at sa YouTube, wag niyo na po akong i-message para humingi ng permission kung pwede niyo ba i-repost or gawing content ang aking mga live. Pwedeng-pwede niyo po yung gawin. Wag na po kayong humingi ng permission sa akin. Gawin nyo ng content. Kung gusto nyo gawin ng content, bahala na kayo. Wala po itong copyright. Ang importante po ay na ipapaligana po ang tamang impormasyon kung paano po dapat ginagastos ang pera ng taong bayan. Okay. So, babatiin ko lamang po ang mga kaka-tune in pa lang. Hello sa mga nasa Maryland, USA. Hello sa mga nasa Virginia, USA. Ayan, yung mga Filipino taxpayers po natin. I-share nyo po ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam nyo naman po, dapat eh, bantay sarado tayo sa pera ng taong bayan. Hindi ba? Dahil nga, ang totoo po niyan ay hindi po totoo na wala po tayong pera. Okay? Ang nangyayari po, ang pera po na dapat ay bumabalik bilang serbisyo ng gobyerno ay nakatiwangwang. Okay? Nakatiwangwang sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Okay? At ipapaliwanag ko po yan. Pero bago ang lahat, gusto kong batiin muna ang mga nasa Thailand, ang mga nasa China, mga nasa Calgary, Alberta. I-share nyo po ito at pag-usapan nyo po ito ng inyong pamilya, ng inyong mga kainuman, ng inyong mga kabarkada, at iba pa. Kasi hindi ito pag-uusapan ng mainstream media dahil sila ay nakikinabang din dito sa inefficiency na ito. Okay? At pero dapat natin itong pag-usapan at huwag po natin itong tigilan dahil pera po ito ng taong bayan. Pinaghirapan nyo po ito. Kayo, lalo na yung mga middle class sa Pilipinas, kayo mga middle class talaga ang apektado nito. Bakit? Kasi dahil middle class kayo, hindi naman kayo nakakakuha ng ayuda sa gobyerno kasi nga hindi naman kayo mahirap.
Pero hindi naman kayo mayaman na mayaman na okay lamang na mawalan na ganito yung nangyayaring corruption. Okay? Kasi yung mga mayayaman naman, ano naman sa kanila yung ganyan, no? And most probably, mas marami pa silang opportunities na yung mga pera nila is na ilalagay nila sa banko sa ibang bansa para tax. Pero yung mga middle class, kayo talaga ang apektado dito kasi nga pera nyo yan eh. Kayo talaga ang backbone. Okay? Kayo talaga ang backbone ng Pilipinas kasi kayo ang pinakamaraming taxpayers, ang mga middle class. Okay? Yung mga mahirap, exempted na sila sa tax kasi nga may tax may income bracket eh. Tapos sila pa yung mas nakaka-receive ng ayuda. At sino nagbibigay sa kanila ng ayuda? Yung mga politiko na pinopondohan ng mga mayayaman na hindi naman apektado ng korupsyon dahil ang gusto lang talaga nila is mapanatili ang kanilang income mula sa lipunan na, of course, ang kanilang backer, ang mga politikong sinusuporta nila. So, sinong kawawa? Ang mga middle class. So, kung gusto nyo po malaman kung paano po tayo ginagago ng House of Representatives tungkol sa usapin po ng pera ng taong bayan, i-share nyo po ito sa inyong wall. I-send, pag-usapan nyo po ito sa inyong inuman, sa inyong pagkainan, ng inyong mga kapamilya, kaklase, katoto, kakama, kabaso, kakama, kaututang dila, at iba pa. Okay. So, i-demonstrate ko lamang po ito sa napakasimpleng bagay. So, kung gusto nyo pong mabigyan ng linaw ang inyong mga kasama sa bahay, kasama sa lipunan, i-share nyo po ito. Okay. So, kahapon po, nagkaroon po kahapon ng hearing sa Kongreso tungkol sa legislative franchise ng SMNI. Okay. Ako naman is inuman. Ako naman po kasi ang stand ko noon sa legislative hearing ng franchise ng ABS-CBN saka ng SMNI, pareho lang. Ang franchise po ay hindi po ito karapatan. Ito po ay pribilehiyo na ang nagbibigay po nito ay ang Kongreso. So, kaya ako, hindi ako ano eh, alam mo yun, parang tanggap ko na, yeah, pwedeng mawala ng franchise ang SMNI, and wala silang magagawa kasi it's a privilege, no? It's not a right, it's a privilege. So, kung ano yung stand ko nun sa ABS-CBN, it's my same stand dito sa SMNI na yung legislative hearing kasi, it doesn't need proof beyond reasonable doubt. Okay? Sa ano lang yon? Sa criminal trial lang yon. So, sa legislative franchise, ang kailangan lang dyan is ma-convince yung mga congressman na, yeah, may paglabag nga dun sa franchise agreement. And, of course, they can always remove your franchise kung marami silang boboto to remove the franchise or not to renew the franchise or not to grant the franchise. Uulitin ko po kung ano yung stand ko nun sa ABS-CBN. It's my same stand dito sa SMNI. The franchise is a privilege and it is actually within the power of Congress who to approve, kung kanino franchise yung approve, kung kanino ang hindi approve, kanino ang tatanggalin, kanino ang hindi tatanggalin, kanino ang renew at hindi renew. That's just how our system works. So, it's my same stand doon sa ABS-CBN and yun din ang same stand ko dito sa SMNI. Even though na alam niyo naman po na I have been part of SMNI because of my program. Okay. So, dito na tayo sa usapin. Sandali lang, usapin pera ng taong bayan. So, ano nga po yung nangyari nung franchise hearing? Just to give you a background, ang nag-trigger dun sa legislative franchise hearing ay yung sinabi ni Ka Eric sa kanyang programa sa SMNI. Ang usapin dun, ang sabi ni Ka Eric kasi meron daw siyang information na nakalap at ginawa niya ito in a form question na totoo ba na 1.8 billion
ang travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, during the franchise, during the legislative hearing ng franchise ng SM&I, pinagsalita ng mga congressman under oath ang financial officer ng House of Representatives. Okay? Pinagsalita nila at pinaalam sa publiko magkano ba ang nagastos na traveling expenses ng Kongreso. Okay. Okay. Ang sabi ng financial officer ng Kongreso, so far, so mula January up to this day, ang travel expenses daw ng Kongreso, including Martin Romualdez travel expenses, ay 39.7 million. Okay, uulitin ko. According sa financial officer ng Kongreso, kahapon sa hearing, okay, ng legislative franchise ng SM&I, ang nagastos na travel expenses so far ay 39.7 million. Okay. 39.7 million. Okay. So, 39.7 million. Sige. Isusulat ko lang ha, kasi kailangan makita nyo i-demonstrate to eh. 39.7 million. Ito yung travel expenses so far. Okay. Ngayon, para po sa mga hindi nakakaalam kung paano tumatakbo ang gobyerno. Okay? Meron every year po, bago pumasok ang bagong taon, bagong fiscal year na tinatawag, nagpapasa po sila ng budget for the year. Okay? Yan yung tinatawag na GAA, General Appropriations Act. Okay? Doon mo makikita kung magkano yung pera na iba-budget sa'yo for specific items. Okay. Ngayon, ang Kongreso, ang House of Representatives specifically, for 2023, ang inilagay sa kanilang budget for travel expenses ay around 2.66 billion. Okay? 2.066 billion. Okay. So 2023 GAA yan or General Appropriations Act. Okay. Ito kailangan nyo tong malaman para hindi kayo naluloko ng mga politiko. Okay? Okay. GAA 2023 GAA travel expenses. Okay, travel expenses. House of Representatives. Okay. So ulitin ko. So para makita nyo ha, ipapakita ko yung mga sinusulat ko. Paano ko ba tatagalin ito sa... Halatang hindi talaga ako alam gumamit ng camera stick. Ayan. So, eto na. So nakikita nyo, ayan, 2.066 billion. Narinig nyo ba ako? 2.066 billion. Yaan ang nasa 2023 General Appropriations Act na travel expenses ng House of Representatives. Okay? 2.066 billion. Tapos sabi nila kahapon, ang nagagastos daw nila ay 39.7 million. Okay? So, Kung ikaw na walang alam, 'di ba? Kung hindi mo alam kung paano tumatakbo ang gobyerno, sasabihin mo na, wow. Ang galing naman ng House of Representatives. 2.066 billion ang hiningi nila, pero ang nagagastos pala nila is 39.7 million. So magkano 'yan? So 2.066 billion minus 39.7 billion. So, merong natitira pang
2 billion 26 million, around yan. Okay, natitira pa. Okay, natitira pa. Okay, papakita ko sa inyo ha yung figure. So sa 2023 General Appropriations Act, ang travel expenses ng House of Representatives ay 2.066 billion. Ang nagastos daw na nila ay 39.7 million lang. So meron ngayong natitira pang 2 billion 26 million. Okay? Yan yung natitira pa. Okay? So ito yung budget nila, ito na yung nagastos, ito yung natitira pa. 2.026 billion. Okay. So, kung ikaw na wala kang alam sa gobyerno, parang mabibilib ka sa Kongreso, ay, ang galing-galing naman nila. Kasi, 2.066 billion ang kanilang budget, 39.7 million yung nagastos lang nila. So, ikaw, ang propaganda nila dyan, sasabihin nila, meron silang savings na 2.026 billion sa travel expenses pa lang. Okay. Bakit huwag kayong magpaloko sa ganitong gawain? Okay. Ipapaliwanag ko sa inyo ang tunay na konsepto ng savings. Okay? Ang tunay na konsepto ng savings at kung paano talaga ang tamang paggastos ng pera ng taong bayan. Okay. Pag ikaw binigyan ka ng pera, okay, pag binigyan ka ng pera sa budget hearing, pag nag-request ka ng, sabihin natin, magre-request ako ng 10 million pesos para bumili ng 10 laptop or sabihin natin ng 50 laptop, okay? Kailangan ko ng 10 million because I need to buy 50 laptops. So, bibigyan ka ng 10 million. Ang tunay na savings, ito, bumili ka ng 50 na laptop, pero hindi nagastos yung 10 million. Ang naging budget lang nung 50 na laptop ay sabihin natin na 15 million lang. So meron kang 5 million lang pala. So meron kang savings na 5 million. Anong ibig sabihin nun? Kaya ka nagka-savings kasi magaling yung procurement mo or merong mga lumabas na mas murang laptop or meron kang nakitang mas magandang deal. So ngayon, ang nabili mo lang, ang nagastos mo lang dun sa supposed budget mo na 10 million for 50 laptops ay 5 million. So meron kang savings na 5 million. Yan ang totoong konsepto ng savings. Nagigets ninyo? Kung nagigets niyo, sabihin niyo lang sa comment section kung kukuha niyo ang totoong konsepto ng savings. Okay? Nagigets niyo? Tama? Okay. Ngayon, ano yung maling konsepto ng savings? Ito ang maling konsepto ng savings. Binigyan ka ng budget ng 10 million para bumili ng 50 laptop. Tapos, ang binili mo lang na laptop ay 30. Siyempre, may matitira pa. Is that savings? No. Hindi siya savings. Alam ko ba't hindi siya savings? Kasi nga, hindi mo pa ginagastos yung pera para sa kanyang paglalaanan. Ang savings ay kung ano yung natira pagkatapos mo siyang gastusin sa tama talagang para saan yung pera na yon. Wala kang savings kasi hindi ka nakabili ng 50 na laptop. 30 lang na laptop yung binili mo. Yung natira, hindi yung savings. Ang tawag doon is underutilization. Okay? Dahil hindi mo ginastos yung pera sa programa. Okay? Kung saan ito nakaprograma. Okay? Mas malala, of course, kung bumili ka ng 30 laptops at nagastos mo yung 10 million.
So magpapaliwanag ka niyan sa COA, sa auditor. Bakit ang nagastos mo sa 30 laptop ay 10 million, eh 10 million ang budget for 50 laptops. So, wala na 'yon. Ngayon, kung humingi ka ng pera, sabihin na natin dito na sa travel ng House of Representatives, humingi sila noong 2020 for this year 2023 ng 2.066 billion for traveling expenses this year. Ang nagastos nila November na, from January to November, are 39.7 million. Meron ba silang savings? Is that savings? That's not savings. That's underspending. Ibig sabihin, bakit mali ito? Bakit mali ito, friends? Huwag kayong magpapadala na this is savings. This is not savings. Hindi yan totoo. Niluloko kayo ng mga politikong ito na ginagamit ang pera ng taong bayan na pinaghirapan ng bawat isang taxpayers, OFWs. At ilang beses na itong ginagawa. So, ibig sabihin, humingi sila ng 2.0066 billion pesos for 2023 ng traveling expenses. Ang nagastos lang daw nila, at proud pa sila, ay 39.7 million. Hindi sila dapat maging proud dito. Dahil, bakit ka, remember guys, sa gobyerno, pag ang pera ay nilagay, okay? Pag ang pera sa gobyerno ay nilagay sa isang basket, may ibang baskets na hindi malalagyan ng pera. Okay? Ngayon, nilagay ko dito ang 2.066 billion na pera ng taong bayan sa basket na to. Okay? Pero, ang nagastos lang sa basket na ito ay ito. So, ano nangyari sa pera nito? Nandiyan, nakatiwangwang. Okay? Nakatiwangwang. Mali ang konsepto na yan. Kasi itong perang nakatiwangwang na ito, dapat ito ay nasa mga serbisyo ng gobyerno na nangangailangan ng pera. For example, hospital. Maraming hospital. Ang mas mapapakinabangan ito, ito lang naman pala kailangan mo eh. Bakit nandito sa basket mo itong pera na to? Dapat ilagay ito doon sa basket na kung saan ito ay talagang gagamitin. Nagigets ninyo? Mali itong ginagawa ng Kongreso. Eh, ayusin ninyo yan. Oh, sasabihin nyo, hindi to fake news. This is kayo mismo ang nagsabi kung magkano pa lang ang nagagastos ninyo. Okay? So, meron kayong 2.066 billion na nakatiwangwang sa mga putong account. At ito lang pala ang gagamitin ninyo sa 2.066 billion. Ito, dapat ito, noong budget hearing ng 2023, ito dapat ay inilagay sa tunay na may paggagamitan. Katulad ng ano? Pambayad ng sweldo ng mga nurses. Katulad ng sa hospital. O, diba may problema tayo sa pension ng mga militar, ng mga officer ng uniform. Sabi niyo walang pera. Paano walang pera? Eh, itong travel expenses ninyo na 2.066 ang nakalagay na budget, ito lang ang nagastos ninyo, ito nakatiwangwang. Hindi po pwede yan. Dahil ang pera, ang budget ng gobyerno, dapat ito ay ginagastos para ito ay bumalik sa ekonomiya ng Pilipinas in the form of actual government service. Ano ngayon ang pakinabang ng pera na nakatiwangwang dyan sa accounts ninyo? Wala! So ngayon, ang gagawin ninyo, ang sasabihin ninyo, savings, no? Savings. So meron sasabihin ninyo, dahil hindi naman namin nagastos ang 2.066 billion, ang nagastos lang namin ay 39.7 million, sasabihin nyo, pagmamalaki nyo sa taong bayan, na meron kayong savings na 2.026 billion. Sa mga hindi po nakakaalam kung anong tunay na konsepto na savings, panoorin nyo na lang ang replay nito. Okay? Pero mali yan. Mali kayo. Wala kayong savings. Ang meron kayo ay maling budgeting noong nag-hearing ang 2023 budget. Okay? Humingi kayo ng pera na hindi nyo naman pala kailangan. Mali yan. Mali ito. Hindi yan tama. Hindi nyo pera yan.
pera ng taong bayan yan. Ang pera ng taong bayan, hindi dapat ito nakatiwangwang at hindi nagagamit. Ang pera ng taong bayan na kinokolekta ng gobyerno, dapat ito ay inilalagay sa mga serbisyo na kanilang mapapakinabangan. Dahil nga, ang taong bayan ay nagbabayad ng buwis, hindi dahil for charity. Nagbabayad sila ng buwis para si dahil ang binabayaran nila ay ang serbisyo ng gobyerno. Sabi ni Rick Gomez, hindi ako naniniwala na 39 million lang nagastos nila, walang itemized audit. Pero Rick, remember, yung financial officer na yon ng Kongreso, sinabi niya yon under oath. So, pag nag-iba siya, perjury. So, kaya nga sila ang sila talaga ang naano dito. So ngayon, may natitira pa guys ha. Ipapakita ko sa inyong figures. Okay. So guys, sa travel expenses pala ng House of Representatives, may natitira, okay, natitira pa na 2 billion 26, 26 million. Okay. So ngayon, sa gobyerno, ang konsepto sa gobyerno, kung by budget na ibinigay sa'yo, dapat gastusin mo yan. Isang buwan na lang, matatapos na ang taon. So meron pa kayong 2 billion, 26 million na nakatiwangwang sa travel expenses. Paano nyo gagastusin ang 2 billion, 26 million in one month? Paliwanag nyo nga sa amin, saan mapupunta yan? Diba? Kailangan, ipakita, kasi nga guys, kahapon lang sinabi na 39.7 million pa lang ang nagagastos nila out of 2 billion and 66 million. So, ibig sabihin may natitirang 2 billion and 26 million. So, ngayon, isang buwan na lang, so 30 days na lang ang natitira para gastusin nyo yan. So, ibig sabihin, kayo sa House of Representatives, para maubos nyo yan, kailangan yung gumastos ng 67.5 million per day. Diba? Oh. So, ibig sabihin, kailangan ibalik nyo yan sa Treasury. At hindi lang yon, okay? Dapat ibalik yan sa Treasury kasi hindi nyo pa pwede sabihin savings yan. Kasi hindi yan savings. Okay? Yan ay pera na produkto ng maling planning. That's not savings at all. Savings is a result of the efficiency of your procurement processes. Hindi po efficiency ang humiling ka. Okay? Ang humiling ka sa taong bayan na lagyan ang account mo ng 2 billion and 66 million, pero ang gagastusin mo lang pala ay 39.7 million. Mali. Mali ka from the start. Mali ka sa pagkuha, paghiling ng budget from the beginning. Mali ka rin ngayon at mali rin ang konsepto mo ng savings. Hindi yan savings. So ngayon, Kongreso, saan mapupunta ang 2 billion and 26 million na natitira pa sa travel expenses ninyo? Hindi nyo, kasi ganito guys ha, sa gobyerno, pag nadeklarang savings, pwede itong i-realign sa iba. Okay? Pero katulad ng sinabi ko, hindi yan ang totoong konsepto ng savings. Okay? Ang totoong konsepto ng savings ay yung pinaliwanag ko kanina na uulitin ko. Halimbawa, humingi ka ng budget 450 laptops at ang binigay sa iyo is 10 million. Pero dahil magaling ka, magaling procurement mo, etc., nakakuha ka ng mas mura, may nagbigay ng mas magandang deal, ang nagastos mo lang sa 50 laptops ay 5 million. So meron kang savings. Yung natitira, that's the real savings. Yung savings na 'yon, pwede mo itong gamitin for other projects. Okay? Ngayon, itong humiling sila ng 2 billion 66 million for 2023 sa travel expenses nila. At ang nagastos lang nila ay 39.7 million daw, according sa hearing, and this was made under oath by the financial officer of Congress. Hindi yan savings.
That is underspending. Mali po yan. That's not correct. That is actually a telltale sign of corruption. Bakit? Kasi yung pera na natira, i-declare nilang savings at madalas paghahatian nila yan sa Kongreso. Hindi ba? Bakit ko nasabi yan? Okay? Ganito. Guys, nakita ko na kung magkano yung hinihiling nila na travel expenses for 2024. Okay. For 2024. For 2024. Kita niyo na kung gaano tayo, kung paano yung corruption, ha? For 2024, ang hinihiling ng Kongreso ay 1.399 billion. So for travel expenses, kailangan daw nila ng 1.399 billion for 2024. Bakit ito ang amount na nire-request mo for 2024? If for 2023, ito lang naman. Ito lang naman pala ang gastos mo. Ang layo. Ito yung gastos mo. Ito yung inihiling mong budget. Guys, ipaliwanag nyo nga yan. Ito ang nagastos mo for 2023. Ang hinihiling mong budget for 2024 ay 1.399 billion. Ang layo. Nag-guess ninyo? Nakuha nyo ba? Kung nakuha nyo, sabihin nyo sa comment section. Nag-guess ninyo ba? Ang nagastos nila for travel expenses for 2023 ay 39.7 million lang so far. Okay. Pero ang hinihiling nila na travel expenses budget for 2024 ay 1,399,000,000. Tama ba 'yon? Tama ba 'yon, mga kababayan? Oh, yung mga OFWs diyan, yung mga domestic helpers sa Hong Kong. Diba yung mga domestic helpers, hindi lang sa Hong Kong, pati sa Middle East. Pag kayo humingi kayo ng budget sa amo ninyo, diba? Halimbawa, syempre halimbawa hindi nyo pa alam, no, kung magkano yung gagastos yan. Binigyan ka, for example, lang amo mo, okay? For this day. Okay, bibigyan kita ng 1,000 Hong Kong dollars. Pero, nakikita ng amo mo, ang nagagastos mo lang pala is, may pattern, ang nagagastos mo lang pala sa pamamalengke ay 300 Hong Kong dollars. Sa pwede mo ba sabihin sa amo mo na okay, pahingi po ako ng 1,000 Hong Kong dollars sa budget? Eh, 300 Hong Kong dollars nga lang yung nagagastos mo eh. So at most, ang ibibigay sa iyo ng amo mo siguro, mga 500 Hong Kong dollars, no? Just for the contingency. Pero hindi yun na ang nagagastos mo lang pala ay 39.7 million for travel expenses. Tapos, ang hihingin mong budget ay 1,399,000,000? Tama ba yon? Okay, may tanong si Nodge. Okay, Nodge. Sa bago lang si Nodge. Nodge, papakita ko sa'yo, ha. Papakita ko sa'yo, Nodge. Ang budget nila for travel expenses ay 2,066,000,000. This is the budget. Okay? Ito na yung perang nasa kanila. That's the budget. Okay? Okay, that's the budget. Pero ang nagastos lang nila, 39.7 million. Ito yung nagastos. Nagastos, 39.7 million. Ang budget, 2.066 billion. So, ito lang pala talaga ang travel expenses nila. Pero ito yung hiniling nila, 2,066,000,000. Tapos, sa 2024, ang hinihiling pa nilang, ang pinihiling nilang travel expenses budget is 1,399,000,000. Mali. Bakit itong hinihingi mong budget, eh ito lang pala ang expenses mo.
Nakuha nyo ba? So ngayon, Kongreso, saan mapupunta yung 2,026,000,000? Hindi nyo ito pwedeng ideklarang savings. Kasi ang tunay na savings, yung sinabi ko kanina. Diba? Mali. Ibig sabihin, mali ang pag-utilize ninyo ng pera. Mali ang inyong pag-request ng pera. Dahil yung perang ni-request ninyo ay hindi naman pala ito ang tunay na tamang nagagastusin ninyo. Sabi ni Darwin, means may 3.3 budget sila in 2024. Mali, Darwin, hindi ganyan. Ang budget sa 20 hindi po cumulative, ang budget po na tira sa isang taon, hindi po ito nadadagdag sa next year. Hindi ganoon. Lahat ng hindi nagamit na budget, bumabalik sa National Treasury. Okay? Pero, meron po kasing practice sa Kongreso na yung natira sa budget, idedeklara nilang savings. And usually, yung savings na yan, pinaghahati-hatian. Sabi ni, punta ka po sa hearing, doon mo patunayan sinabi mo. Ano kailangan kong patunayan sa sinasabi ko? Eh, dun sa hearing na nga mismo. Sa hearing na nga mismo, sinabi, engot ka rin pala eh. Sa hearing na nga nila mismo sinabi na 39.7 million lang ang nagastos nila. And according to the GAA, 2024 GAA, okay, na makikita mo, ugok, ikaw ay isang citizen na hindi mo alam ang iyong tungkulin, tapos magagalit ka sa amin na alam namin ang aming tungkulin, eh, dapat sa'yo, eh, pumunta sa flyover at pag-isipan mo kung kailangan mo pang magpatuloy sa iyong buhay. Okay. Sinabi nila mismo, 39.7 million lang ang nagastos nila sa 2 billion, 66 million. So may natitirang ilang billion. Okay, mali nga yan. Tapos, ang kapal pa ng mukha nila na sa 2024, ang hihilingin nilang budget ay 1,399,000,000 sa kanilang travel expenses. Eh, hindi naman talaga yun ang nagagastos ninyo. Ang nagagastos nyo lang ay wala pang 100 million. So, dapat maximum, ang ibigay lang sa inyo na budget sa travel expenses ay 100 million. Diba? Diba, Robert? Tama, okay ka na pala sa 39.7 million. Eh, bakit ka humihingi ng 1 billion next year? Anong rason? Sabi ni Smiley, medyo malak... Anong medyo? Smiley, hindi lang yung medyo. 39.7 million ang actual expenses. Ang hinihingi mong budget ay 1,399,000,000 next year. Hindi po yan medyo. Ang layo-layo ng 1,399,000,000 sa 39.7 million. Diba? So, tanong ni Lida, so saan mapupunta dapat ang sobra? Ang tama, ang sobra, mapupunta dapat ito, babalik ito dapat sa National Treasury. At sa next budget cycle, ang marerequest mo lang na pera ay dapat mas malapit doon sa ginastos mo last year. Nagigets din ninyo? So kung ang ginastos mo ngayon sa travel expenses kayo House of Representatives ay 39.7 million lang, dapat sa 2024, ang budget nyo dapat sa travel expenses ay hindi ito dapat tataas ng 100 million. Malaki na yung allowance nyo doon, ha? Kasi 39.7 million lang pala ang kailangan ninyo, eh. So dapat ang hihilingin niyo sa 2024, ang budget dapat is mas malapit sa 39.7 million. So that's dapat 100 million lang. Maximum. Pero, bakit kayo humihingi for 2024 ng pera ng taong bayan na 1,399,000,000 e 39.7 million lang pala kailangan ninyo? Ipaliwanag nyo sa taong bayan yan.
Sabi ni Flora, hindi daw siya naniniwala na 39.7 million pa lang nagamit nila for traveling. Well, ako'y naniniwala kasi sinabi yan under oath. Ang hindi ka dapat maniwala is kung ibabalik sa treasury yung natira. Nagigets niyo? Kasi ang practice, yung pag idedeklara nila na savings yung natira. At yung savings, pwede mo itong gamitin sa iba pang bagay. Nagets niyo? Yun. Nandoon ang problema. Okay? Ginawa nila yung kanilang modus operandi. Legalized corruption. Nagigets niyo bakit legalized? Kasi pwede kang magdeklara ng savings eh. Halimbawa, may natira, gagawin mo siyang savings, tapos yung savings na yon gagamitin mo siya sa isang bagay. So, doon ang problema. Okay? Legalized corruption. Okay? Pero mali nga, kasi pag diniklara nila yung savings na yan, justified pa rin na humingi sila ng ganong amount. Okay? Gets ninyo? So, ngayon, 39.7 million lang ang expenses. Sabi nila yan, ha? Under oath nila sinabi yan. Tapos, hihingi sila ng budget next year ng 1,399,000,000. Hindi pa pwede yan. Mali. Maling-mali. Mali ang patakaran. Ito ay legalized corruption. Oh, sinong congressman ang magsasabi sa akin na mali ako? Sabihin nyo nga. Meron? Meron lang... Kayo nga mga friends, meron na bang congressman ang nagsabi na mali ang sinasabi ni Sas? Wala, di ba? Wala. Kasi tama yung sinasabi ko. Okay? Ngayon, itong mga congressman na ito, na nananalig sila sa inyo, na wala kayong pakialam. Yun. Nandun sila. At magpapatuloy itong ganitong sistema hanggang hindi ito mababago. By force. Dapat ito ay baguhin by force. Dahil ang pera na dapat pinapakinabangan ng taong bayan in the form of government service, hindi yung mga ayuda ni congressman. That's not government service. I'm so sorry. Ang mga ayuda ni congressman at senator ay hindi government service. Ang government service ay ito ay ang serbisyo ng public hospitals, serbisyo ng state universities and public schools, serbisyo ng mga Metro Aid, serbisyo ng mga polis, serbisyo ng mga militar, serbisyo ng kung sino-sino pa na nagdi-deliver ng serbisyo ng gobyerno. Ang ayuda ni congressman at senadora, hindi po yan serbisyo ng gobyerno. Huwag po tayong maglokohan. 2023 na po. Yang politika ninyo ay politika pa nung panahon ni Cory. Tama na, sobra na. Ayaw na namin ng ganyan. Kaya nga ayaw ng dilaw eh. Ganito ang patakarang dilaw. Okay? Tigilan na itong patakarang dilaw na ito. Dilaw na dilaw na dilaw kayong lahat. Mali ito. Maling-mali itong patakaran na ito. Ngayon, iaalay ko ang buhay ko. Kung sa tingin ninyo nagsisinungaling ako kahit sino man sa inyong congressman na ito, magbigay kayo. Ipasupinan niyo ako, uuwi ako ng Pilipinas para umupo niyan sa Kongreso at sabihin ko sa inyo kung nagsisinungaling at sabihin niyo sa akin kung nagsisinungaling ako o hindi. Mali kayo, mali. Hindi totoo. Mga friends, hindi totoo na walang pera ang gobyerno. Ang pera ng gobyerno ay nasa maling basket. Nakatiwangwang at nanakawin lang. Can you imagine? Ang actual expenses mo ng traveling, 39.7 million. Tapos ang hinihingi mong budget, 1,399,000,000. Oh, nasa na katarungan dyan? Malinis ba yan? Gawain ba yan ng hindi magnanakaw? Diba? Guys, yung mga magulang dito, kung ang anak ninyo ay humingi ng budget, let's say 5,000 pesos. Pero ang tunay na gastos lang pala ay 1,000 pesos. Pag humingi ba sa inyo at uli yung anak niyo ng budget, bibigyan niyo uli ng 5,000? Syempre hindi.
ang bibigay nyo sa kanya, mas malapit dun sa 1,000, pwede nyong doblehin yung 1,000 for contingency, pero hindi mo ibibigay 5,000, 1,000 lang pala yung gastos mo eh. Diba? Yung mga magulang dito, tama ba ako mali? Tama ba ako mali? Yung mga magulang dito. Sige nga, sino sa inyong mga, oh, tama, sabi ni Den, tama, yes. Diba? Kita mo, oh, tama, diba? 39.7 million lang pala ang travel expenses ninyo. Okay? Sabihin natin for ano yan ah, for at up to this moment. So, bakit kayo humihingi ng 1,399 million for 2024 for travel expenses? E 39.7 million lang pala kailangan ninyo. So, dapat, siguro kung generous ako, dapat ibibigay ko lang sa iyo 100 million for 2024. Hindi 1,399,000,000. Tarantado. Sino 'yan? Ano kayo? Anong logic 'yan mga congressman? Hindi ba 'yan logic ng magnanakaw? Oh. Ano? Hindi ba logic ng magnanakaw 'yan na ang talagang ang nagagastos ang pwede nila ang magagastos lang pala sa isang taon ay 39.7 million. Tapos ang ihingi ninyong budget for 2024 ay 1,399,000,000. Gawain magnanakaw yan eh. Oh, kupit. Kaya gusto niyo ng ganung kalayo at alam ito ng mga estudyante, di ba? Alam ito ng mga estudyante na hihingi ka ng budget na malaki tapos hindi mo sasabihin sa magulang mo yung tunay mong ginagastos para yung tira, kupit mo na. Diba? Oh, Diyos ko day, lahat tayo naging estudyante, alam natin itong gawain ito. Tama? Yung mga naging estudyante dito, diba? Ganyan tayo nun. Sa mga magulang natin. Halimbawa, ang school project, 150 pesos. Siyempre, tapos hihingi tayo, sabihin natin, 300 pesos. Oh, kupit na natin yung 150 pesos. So, ganun ang kanila. Diba? Ganoon ang gawain. Tama? Oh, kita mo si Sin, natatawa eh. Diba? Alam yan ang mga Pilipino, kupit, gawaing kupitero yan. Ang gastos mo lang, 39.7 million, tapos ihingin mo sa taong bayan is 1,399,000,000. Kupit! Gawaing kupitero at kupitera. O. Tapos kayo, papunta-punta pa kayo ng simbahan, padasal-dasal, pakita-kita ng dadasal, ugok! Hindi naniniwala sa inyo ang Diyos na malinis ang mga budhi ninyo. Kung ang inakupit na kupit, gawaing kupitero. O, di ba? Yung mga estudyante, di ba? Di ba ganyan yan, di ba? Di ba? Lahat naman tayo naging estudyante ng mga bata tayo, kaya alam-alam natin itong gawain na ito. School project, 150 pesos. Pagpunta kay nanay, kay tatay, tay, nay, kailangan ko ng 300 pesos. Pero, ang school project lang pala, 150 pesos. Kupit. Yung natira, kupit na natin, di ba? Ganyan din kayo sa Kongreso. Ang actual ninyong gastos ay 39.7 million. Ang hihiling, pero, ang budget ninyo, 2 billion 66 million. So, yung natira, kupit. Kupit. Kupit ito. Ngayon kung hindi ito kupit, ipaliwanag ninyo sa amin ano ang logic na ang gastos nyo lang pala sa travel expenses ay 39.7 million. Pero ang hinihingi ninyong budget next year sa travel expenses ay 1,399,000,000. Oh, anong ang layo, uy, mga congressman. Ang layo ng 39.7 million sa 1,399,000,000. Yung hinihiling ninyo na pera sa taong bayan, 1,399,000,000. Ang layo sa actual ninyong gastos na 39.7 million. Tangina, yan ay gawain ng mga estudyante noon. Kupit. Alam namin yan, lahat ng estudyante alam itong modus operandi na ito. Ang actual na gastos, lalagyan mo ng mas
sasabihin mo kay nanay, tataasan mo yung kukunin mong pera. Hindi mo sasabihin na 150 lang yung school project. Sasabihin mo, yung school project, 500 pesos. Kasi yung matitira doon, kupit mo na. Oh. Tama? Oh. Kupit na kupit yung modus operandi ninyo, House of Representatives. Hindi nyo maluloko. Ang mga maluloko nyo lamang dito ay yung mga binibigyan ninyo ng ayuda mula sa kinupit ninyo sa taong bayan. Magbago na kayo, uy! 2023 na, yung Bangladesh, malalagpasan na tayo, pero kayo hanggang ngayon, ganyan pa rin kayo. Gusto nyo pa rin kumupit ng kumupit. Hindi ba kayo nahihiya? Ito namang mainstream media. Ayaw bardagulin. Eh, ito na oh. Obvious na obvious. Kasi kayo, baka nakikinabang din kayo sa kupit. Diba? Hmm. Sino? Diba? Sino congressman magsasabi na nagsisinungaling ako? Wala kayong harap na maipapakita dahil tama ang sinasabi ko. Hindi ang actual mong gastos 39.7 million. Kasi hingin mong budget for the same thing ay 1,399,000,000. Eh po, dapat sa inyo, mga anak ninyo at mga anak na mga anak ninyo, makarma. Doon ang karma. Hmm. Yung mga anak ninyo ay hindi magkakaroon ng magandang love life, magkakasakit ng maaga, mamamatay sa cancer ng maaga. Oo. Yung mga tipong mapapariwara, ganyan kasi ang kagaguhan. Ito, 39.7 million lang ang gastos nyo talaga. Ang hinihingi ninyo sa taong bayan ay 1,399,000,000. Ang daming nurses sa public school, public hospitals ang hindi pa sumusweldo. Ang pera pala ay nandyan lang sa inyo, nakatiwangwang. Hinihintay ninyong madeklara ang savings para paghati-hatian ninyong mga hindot kayo. Ang daming public school teachers ang hindi pa sumusweldo, umuutang sa Mumbai. Tapos ang pera pala ay nandyan lang sa inyo nakatiwangwang dahil hindi nyo naman pala talaga kailangan. Hinihintay nyo lamang na ideklara ang savings para may kupit kayo at the end of the year. Yung mga pulis, Diyos kumiyo, dahil wala nang maliit ang sweldo, kulang, na uuwi na lang sa paggawa ng krimen, ayaw naman talaga nila, kaya nga sila nagpulis. Kaso, ano, kayong mga congressman, nagpapalaki kayo ng mga itlog at nagpapafresh ng mga kipay. Bakit kayo humihingi ng 1,399,000,000 for travel expenses for 2024, eh ang expenses nyo lang pala talaga, according to you, under oath ng inyong financial officer, ay 39.7 million. Tangkawang magnanakaw ito. Magnanakaw ang galawan. Yaan ang tunay na magnanakaw ang galawan. Alam niyo kung bakit? Kasi tinatago kung papaano nanakawin. Hmm. Sige nga, Commission on Audit, ipaliwanag niyo nga sa amin ito. Tama ba to? Magsalita kayo, Commission on Audit. Kayo dapat ang nagsasalita dito. Pero ano kayo? Natapalan din kayo. Dapat sa inyo binubuwag. Pinapalitan ng tama. 39.7 million lang palang ginagastos ninyo. Tapos ang gusto nyong budget, 1,399,000,000? Kupit! Galawang kupit! Ano? Tapos magagalit kayo? Magagalit kayo, nagagalit sa inyong taong bayan. Ba't hindi magagalit ang taong bayan sa inyo? Ang taong bayan ang amo ninyo. Ang taong bayan, dapat
ang trato nila sa inyo ay property because you are really public property. Yan ang sabi ng Supreme Court. Elected officials are public property. So, dapat kayo inuusig ng taong bayan. Pag sinabi ng taong bayan sa inyo, ilabas ninyo ang resibo, ilalabas ninyo ang resibo. Dahil kayo ay trabahador lamang ng mga taong bayan. Hindi yung feeling ninyo, hari kayo, kayo ang boss. Hindi kayo ang boss. Ang boss ay ang taong bayan. Pag sinabi ng taong bayan na hindi ka dapat bigyan ng 1 billion for travel expenses to 2024 dahil 39.7 million lang pala ang gastos mo. Dapat sa'yo, including na yung contingency funds sa travel expenses, dapat sa'yo at most ay 100 million. E kaya nyo palang 39.7 million, ba't kayo humihingi ng 1 billion 399 million? Ano yan? Just me, you? Lahat ng estudyante, alam yung gawain na yan, gawain kupit. Oh. Tama ako, mali. Ay, ako talaga, willing talaga akong humarap no? Pag sinabi nila mali yung sinasabi ko. Ay, willing ako, uwi ako kahit ibuwis ko pa yung buhay ko, no? Dahil dapat wakasan ito dahil nasasayang ang pera ng taong bayan sa mga pangungupit ninyo at mga kupit tactics. Kupit tactics. Diyos ko dahil halos araw-araw may nagme-message sa akin na nurse. Hindi pa daw, nakalimutan ko na meron daw sa public hospitals na dapat ma-receive na nila na hindi pa nila nare-receive. I forgot ko anong term. Halos araw-araw yan, may nagme-message sa akin. Tapos puta katiwangwang lang pala yung pera sa inyo at hinihintay nyo i-declare ang savings para pagkatapos ng end of the year, paghahati-hatian ninyo na ninyo mga po. Oh, mali ako, tama. Uy, ako kasi hindi ako natatakot kahit sa isa sa inyo dahil wala akong pangarap maging parte ng gobyerno. Dahil lahat ng nagiging parte ng gobyerno, nagiging kupitero. Yan. Oh, nandyan kasi ang temptation. No? Alam niya kung sino lang hindi. Si Duterte, dahil si Duterte, isa lang daw ang kasalanan niya sa tao. Alam niyo na yun, hindi ko na kailangan sabihin. Pero kayo dyan, kupit kayo ng kupit, gawain kupit. Diba? ipaliwanag nyo sa taong bayan. Bakit kayo humihingi ng 1 billion 399 million na budget for travel expenses sa 2024? Pero ang gastos nyo lang pala sa travel expenses ng 2023 ay wala pang, ay 39.7 million lang. Ang layo. Ang layo. Gawain ito ng kopetero. Gawain ng kopetero. Sino ngayon? Sino ngayon ang madumi? Kayo ang dahilan kung bakit ang image ng Kongreso ay pumapangit dahil sa mga ganitong gawain. Paliwanan nyo nga yan. Sino? Asan? Asan ang ano doon? Asan ang logic? Asan ang logic na humihingi kayo ng 1 billion 399 million for travel expenses sa 2024 pero ang gastos nyo lang pala talaga ay 39.7 million. Ano ang logic doon? Yung mga magulang sa akin na nakikinig ngayon, alam nila itong gawain ito. Ginagawa ito ng mga anak nila sa kanila. Sasabihin, ang kailangan nilang budget sa school, sa project sa school ay 500 pesos, pero ang tunay lang pala 100. O, di ba? Alam ng mga magulang yan. Saka tayo alam natin yan. Dahil nung estudyante tayo, ginawa natin lahat yan. Diba? Diyos mio. Oh. Sino sa inyo sa Kongreso ang uusigin ninyo ang iyong sarili? Na bakit kailangan ninyo ng 1 billion 399 million for travel expenses next year? E 39.7 million lang pala kailangan ninyo.
Oh. Sige nga, asan na yung mga naglilinis-linisan dyan sa Kongreso? Ma'am, salita nga kayo. Or ayaw nyo magsalita dahil gusto nyo mag-benefit sa kupit. Diba? Yung mga tinatawag na savings. Oh. Kupit. So ano? Diba? So ayun lang, mga kababayan, kung sa tingin nyo ay makakatulong ito, i-share nyo itong video na ito. Yung mga vloggers yan, vloggers, tiktokers, etc. Huwag na kayo magpaalam sa akin kung anong gusto nyo gamitin sa page ko, gamitin ninyo. Dahil tama na, sobra na ito. Minsan lang tayong mabuhay sa mundo. Dapat ibuhusan natin, no? Kung buhusan natin yung galit natin para mabago yung sistema. Dahil ang tagal-tagal na nito, 2023 na yung Bangladesh na unahan na tayo. Wala kang ibang ginawa dyan kundi umag-isip kung paano makakakupit ng pera ng taong bayan. Maraming salamat po at sana tigilan na itong kupit system sa gobyerno. Baguhin nyo na yan. Kung hindi, sana makarma ang mga anak ninyo, mga anak ng mga anak ninyo. Salamat po.